padre nella sofforto. Se io ritorno sono sopporta, sbaglio, sarò rotta. E sta ora, no? Va a guardare, e sta in stagione, e papà le guarda questo. E anche il guarda di papà, sa che è una malata l'altra, sa che si lancia su un po' mai. E tu sa un po' mai. La bambina è una sopporta, dove sbaglio. Sa, se per tempo, e se io mi sa, vedete, se vuoi, se mi si usò, a tutti, o a prendere un occhio da, a stia. Ma per il suo autorità per un'ora a scrivere la testa. Ma papà si vede che io sapevo nella Angela che fa cosa che fai guarda che sto stando. Sto paese è una città da usare come può la papà. Ah, se la mi sa un po' male, ma non ti impara, ma tu manca una carriera. Ah, sta pensando la mia autorità. No, papà, ma anche io stando la carità. No, perché tengane io i tre che io mi fu con Dio a non apprarsi a guanti di cui vale tu guanier, a guanti di questi corrali, a questa paola, che ha ben 60 o 65 days, a guanti about 15 days. A pagare 15 days la accadella che va a supporta, a se non per quello, a spiritual support, la Pablo, la Natalia, io protestare per diventare opera per tutti i sicuri che si può. Però hanno fatto che in questa parte la tutela la stessa o buon mai and they will give them power and authority to the people. E di questa vita è un buon mai a un avioro matacaisa. Perché a di questa vita to work together as one in support to the peace. Now, I hear you as a fortune. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of Lords and King of Kings, and those who are with Him are courts of faith and people. Now, saan sila nakipag-gera itong sampung hari na sa suporta sa ayok sa loob ng isang oras? Makipag-gera sila laban sa kundero, pero magtatagumpay pa sila sa kanilang pakipagpigma. Ito. Kasi ang kanilang nakipagpigma sila laban sa Panginoon at hari ng mga hari. Those who are with Him are called to fill. At alam ninyo sino yung kasama ng kundero kung saan nakipaglaban itong sampung hari. I know other than the small group of 144 thousand. Sila yung mga special people and chosen na they pass through the little time of trouble, great time of trouble, at saka Jacob's trouble. At sila yung grupo na buhay na madasman ng Panginoon representing Elijah the prophet. Na? Hindi sila magalanas ng kamatayan. At alam niya na pinag-aralan ko ang espiritu ng 144,000 na parang sila quality. So, ano, spiritual relationship na hindi mo matatawaran. At ito ang kailangan natin makumuhay na gano'n. Katulad nila ni Daniel, ni Sadrach, ni Meshach, at ni Abednego. Bagaman sila nakumuhay, nagiging addicted sa Babylonia, pero nag-preserve yung kanilang mga pananampalataya. Sabi nito sa 15, James, he said to me, the water which you saw, where the harvest fields are people's multitude, based on that. So, kung saan nakaugo yung babae sa, ang naka, ano siya sa tubig, ang tubig na simbolo, na kung na simbolo ng mga tao, multitude, based on, mga tao. And the thin horn which you saw, or the beast, this will hit the harvest, make her into it and make it in helpless and burn here with fire. Now, pero magpagkatapos sa 2 weeks na suporta na kanila ibibigay sa hayop in support to the beast with in one mind na magkakaroon sila ng isang isipan na kanila ibibigay ang support nila sa hayop. Pero after 1 hour, anong mangyayari? Nung sila ipakipagkera sa kordero, nag-iintit sila mananalo ang kanilang pabalikan ay
Ryan, per The Queen and Galway. Ocupa la silla de los deportes de Stephen Power, que se fica en un Ryan Mendo, y tú Luis Dickens, que se fica en Power. Tu impulso, ¿no? Tu impulso, persiguirse a tu perspicuo. En una patada sirena, su abuelita Panagona, Mariana Estela. Katula, una media llave, su Panagona y Daniel. Salva,
ating pag-aralan at isip, mayroong asawa at hanggot nito. Sabi niya, hindi ako balot. Hindi ako'y uupo na kagaya ng rata sapagkat mayroon siyang asawa. At alam niyo, kung bakit pinapangit niya ang pangalawang babae, at kanyang asawa na karating kung tayo, mga Adventist, mayroon tayong Jesus na ating hinihintay. Ang ikalawang babae, mayroon din siyang upo to Christ na kanyang hinihintay. At ito yung last final description of Satan, because Satan will impersonate as Christ. At sa ulit na panahon na magsasalita siya sa television, at ito yung pinakamalaking description na gagawin ni Satanas sa buong mundo. Na ang lahat ng mga religion magiging isang anti-dependent sa pagkasin. At bukas atin kita talaga yan, at nagpapalik tayo dito sa pag-aaral sa sampung hari. Napapansin na yun, pinapagin ng 10 horns which you saw 10 kings who have received no kingdom as still, but they receive authority with the peace for 1 hour. At matatalagot sila ng isang festival. And God put it into their heart to fulfill his purpose as the nation of the world. To be one man and to give the kingdom to the peace and the word of God and fulfill. Now, having naintindihan lang, gagawin nila ito, supportahan nila, pero babalik pa rin ito ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang kanyang panukala. At pagkatapos, masuportahan nila ang hayop after 1 hour. Ang hayop at kanilang babalikan at kanilang luray-luray hukubalan. Ngayon okay, ating pag-aralan, katulad ng aknaal kagabi ating pinag-aralan kagabi ang Noir of Armageddon. No? Sa huling bahagi na religious support, maalala nila ay nagagamit din ang mga religious na nagsupport sa prophecy. Sapagkat kanilang nalalaman, napapansin ninyo lahat na sumusuport sa hayop na ito, huli na na-realize nila ang katotohanan. Na sila huli na dadaya. Now, ating babalikan ang talagang ang buong record ng Philippines. So, ito yung mga talata na nag-aralan natin at Daniel at Revelation sa ating seminar. Sa lahat ng mga talata o mga paksa na ating napag-aralan, saan pa natin makikita ang Philippines. Sapagkat ito yung focus ng ating pag-aralan. Santong hari, kung ating pag-aaralan ang Daniel, doon saan natin siya makikita. Doon sa kanya, mga daliri. At sa pong daliri, sa metallic man, na simpulo sa sampung hari. At sa ang Daniel 7, at sa pong hari, na ibig sa pong sungay. Pero, this is representing siya. Ang ano yan, sa pong hari. At sa Revelation 12, ang dragon, nakikita niya yung dragon, meron siyang pitong ulo. At bawat ulo niya mayroong corona at mayroong din siyang isang sungay. Alamin niyo kung bakit palagi itong pinaulit-ulit sa Champion Kelvin. Nakikita niyo yung hayop na magkakalpa ang bahagi ng hayop na yun, pero mayroong siyang pitong ulo, mayroong din siyang isang sungay. At sa Revelation 17, lahat ng mga prophecy na ano nito, mga malaking prophecy, mga chapter ng Biblia, ay isa lang ang kanilang tinutukoy. At ito yung gagamitin na kaaway, ito yung gagamitin ng dragon na sa kanyang pangital na hapoki sa bayan ng Diyos. So, may nating pag-aralan kung ang lokasyon, geographical location, na
die Begeisterung viel Geld für Anglo-Saxonen, für Franz, Alemannei, Langbalz, Ostrogoth, Burgundian, Serolai, Bistogoth, Swiss, etc. Ich meine, ich sage, das ist alles, ich meine, ich meine, ich meine, ich Portugal, Spain, Franz, Italy, Germany, das ist ja mal ein Bandstab, so Western Europe, Kostan, ist ja mal eine Universität, Stab, aber das ist ja, Malayo sa pagkakas ang buong Europe.
Santa ha detto che era la mia vita. Santa sono molto contento perché se papà è uno, sta meglio. No. Ti tengo la mia vita, la mia Santa sia nel figlio di supporto. Se papà è uno, sta meglio. Sta meglio, abbracciato nel Bibbia, sta che caio. Ma come di letto per lo stato, per la gara, a se stessa, a la mia, a papà si chiama, caio, voglio, papà, guarda il maestro papà. Simpulo na Biblia magpapatid ng hayo, nagsimpulo yan sa isa, ng isa. No? Pag ang Biblia nagpapatid ng babae, ano sinisimpulo ay? Iglesia, si pa, ang iglesia. Kasi mapapansin pa ninyo na ang Vatican mayroong sensuality ng bansa. At ang rules ng bansa ay ang iglesia. Pero bakit ang Biblia ang pinabanggit at sinusuportahan nila, hindi ang babae kung di ang sinusuportahan nila ang hayo? At alam ninyo ang anak, kasi bakit doon nag-hayop? Doon sa hayop ang kanilang support. Kasi ang hayop, mayroon siya kakayahan mag-impose. Magbigay ng degree, no? Sa buong sanlibutan. Pero ang babae, wala siyang kakayahan mag-impose. Ano lang ang gagawin ng babae? Always, i-instigate the civil power. Siya lang ang ikaligtas. Pero sino ngayon ang mataas? Yung taga-impose o yung taga-diktat? No? Ang taga-diktat. Pero mapapansin ninyo ang suporta ibibigay niya sa civil. Makukuha ninyo mga kapatid. Kaya, ating titingnan ang role na gagampanan ng Amerika. No, sino ba ang unang gagamitin dito ng halo? Ang Amerika o yung Turkey? Ang unang gagamitin na superpower na makaupo ulit sa kapangyarihan, walang iba kundi ang Amerika. Pero kapag may balik na siya sa kanyang trono, ay makipaglaban na sila laban na iipos na nila yung the best standard of destitute ay magkakaroon ng deliverance. Kunting panahon lang ang bahagi na hanap. Sabi niya dito, I stood on the sand of the sea, I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and two horns, and on his horn ten crowns, and on his head a blasphemous name. Maabi niyo, napag-aralan ng ayon na yan, at sana ka ng headquarters sa Basilica of Rome. At ito yung, ano natin, naibigyan na natin yan sa ating mga seminar, ating nakaunawaan, review lang natin yan. Sa Revelation 73, this are of one mind. Ito yung, ano ba yung quarters na yun? This are of one mind, and they will give their power and authority to the peace. So, bakit magkakaisa na yun ang UN? Mayroon silang programa na magkakaisa sila. Mayroon silang European Union, European currency, na ay inihanda yan nila para lang suportahan nila ang hayop. Anong sabi niya, no? Pope Benedict the 16th. Sabi niya dito, urge the European Union not to forget its Catholic Christian roots as he received the European Union new majority to the Vatican of Vatican. Magpapansin niya October 19, 2009. Napapansin niya, habang pausap nila ang mga pangulo sa UN, ano ang sabi niya na huwag ninyo kalimutan Catholic, Christian, ito yung inyong ugat. No? Humingin siya ng suporta sa UN. Huwag kalimutan kung mayroong European Union na pinakaugat nila ay ang patasin. No, kaya nga, mas ano niya, Europe will not truly be herself if she cannot keep the originality, the main history, the forces he encouraged the continent to promote. Now, ito yung in-encourage na naman pag magsasalita ang papa doon sa UN. Now, sabi niya, Europe will not truly be herself if she cannot keep the originality, the main history. Kasi ang gumagawa ng buong Western Europe na nagiging dakila sa atin sa panahon ng sinang. Ang pangkasa, Roma.
que hi hagi dies de matar de lloc. No, amb Amèrica, amb Lluís, no hi van anar cap a Isra, em va dir la paga que hi ha de campanar, a si tu portant en la Arfallo, que està molt dit per l'hora. Así que tenga yo va a llegar y un gran tanto que esto va a acumular y todo el tiempo lo se van a dirección. No por estar con la acumula y lo que yo tanto le que dirección. No porque tenga la pena la membro en la tanto de la mortal o al que yo a buscar en la membro. Ah, yo acumula y va a decir que esto yo no está. No porque tenga niño yo a no matar la pena a protestar. Yeah.
si la divinità e la grandezza esiste al posto dove mai non esiste la divinità e la grandezza. Ah, il là, meglio che la divinità e la grandezza è un'altra come il verso del castro. No, bella, il Dio, che non è un problema, la fanno per la testa a un religioso con il mondo. Ah, è stato un programma, è fanno gli altri, si fanno la parte di me, Satanas, non è di stigmia, hanno la parte da Satanas, sta con il mondo. Ma è che la famiglia è anche un mio passato, è una spirito francese, ma se non la neve, ci vai. No? La famiglia di Roma, ma si unite with Eastern Orthodox, because the Eastern Orthodoxes control Western Middle East. The East End of the Mediterranean and they don't solidify that control. Islam will march across Europe. Islam is political. No kailangan, gagawin ito ng Katoliko. Kasi pag hindi niya gagawin, hindi niya mayunite ang Eastern Orthodox at saka Catholic. Lulusupin sila ng Islam. Kasi ang Islam is a malaking political na anotis religion. Pero, ano din, the only hope of the Western world lies then in the United Europe under the control of the Pope. Napapapansin niya. And then, all Protestant Christians around the globe must come into submission to the Pope. So, we will have a unified Christian. Kung paano niya yung pagkakasal nila? Ito yung tinitingnan ng UN. Anong bahagi na ikagpagkakasal ng Santo Papa? Makipag-unite siya sa Eastern Europe at kung ma-unite na niya ang Eastern Orthodox at ang Catholicism ang sunod niya. Ma-unite nila ang Protestant world. At alam niyo, hindi yan imposible. Yan ang magiging kalagayan. Madali lang ma-unify. At pag ma-unify na yan, sa kanya na kananda. Inihanda na nila ang kanilang pagkakaisan saan sila susuporta sa hayo kung saan ang hablo na pagpun. He carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of nymphs who blasphemed me having seven heads and behold, a woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones. At first, having his hand a golden cup of abomination and the filthiness of his fornication. Ating pag-aaralan kung tingin ng gabi ang babae. No? When we speak of a woman, ano yan, isang sistema na kailinyo. Dapat tingin na ito yung babae, ito yung spiritual Babylon na nagbibigay ng confusion sa buong mundo. At ang kanyang ginagawa, nilagasing niya ang mga tumatungo na nakatakas sa lupa. Tumuyang tekre. Nang mapapansin niya, having in her heart a golden temple of abomination and pestilence. Of the fornication. And I saw the woman drunk with the blood of the saint and with the blood of the martyrs of Jesus and with eyes of her and mouth with grief and amazement. Ito yung sinasabi ni Juan. And then he said to me, the waters which you saw with the hand of steel are people of the church, nation, and tongue. Now, ang influensya ng religion na ito, buong mundo. Pero mapapansin ninyo, ano man ang nasa likod, inihanda na nakaaway, pero ang Panginoon naghanda din siya. Nasa huli ang bahagi ng kanilang paghahanda na sila'y makakaisa. Ay, papatalin nila ang babae. May ating pag-aralan, sa likod niya, mga kapatid, kagabi atin na itong pangitindihan. Sa likod, mayroong malaking kapangyarihan. At ito yung kapangyarihan ng Trinity ng kaawan. At alam ninyo, maihayag lang ang kanyang kapangyarihan kapag ibubuhos na ang ika-anim na salot. At kapag mabubuhos ang ika-anim na salot, lalabas mula sa bibig ng dragon, mula sa bibig ng hayop, mula sa bibig ng pula ang propeta na espiritu ng demonyo na katulad na malakas. Kaya nga, pag mabuhos yun, sa ika-anim na salot, saan sila pupunta? Sa mga hari sa lupa. At sino yung mga hari na pupunta nila? Yung tip-tips. At yung tip-tips,
contrario, a un mal, y a un mal de persecución. Now the Christian faith was divided into three, and the city of the nation fear, and the great Babylon was remembered before God, who gave him the cup of the wine of the firstness of Israel. Napakansin ninyo, at napakansin na ito, itinubuhos ng Panginoon yung ikapitipsalot, at nung binuhos na ikapitipsalot, nagkaroon ng kitlat, lindol, at ayong malaking syudad na atin sa tatlo. Bakit na atin sa tatlo ang syudad ng Babylonia? Ano sa palagay ninyo? Ito ba'y literal na pagkakati na atin sa tatlo ang syudad ng Babylonia? No? Bakit na atin sa tatlo? Kasi sa likod, nakapangyarihan ng hayop na ito, tatlong espiritu, tatlong trinity na nasa likod. Ang pagkakasin, Catholic Sixteen, at Protestant Sixteen, united together. Nang siya ay inanong ng Panginoon, binigyan ng parusa na atin sa tatlo. Kasi buong yung three na mga power, binigyan ng Panginoon ng parusa. Nang tayo na, ano na pagkasulat sa Bible and the ten horns which you saw. Mapapansin ninyo na paano ba ating bibigyan po pinapagka-destroy ng Babylon. Then the sixth angel poured out his bowl to the great river Euphrates and his water was dried out so that the wheel of the king from the east might be prepared. Na mapapansin ninyo ngayon yung Babylon niya, paano siya natalo? Paano siya nalusog ng kaaway? Isa lang na ang ilan kung bakit siya natatalo ng lusog ng kaaway. Ay, nagkong sa panahon na ang rebel ng Euphrates ay nagdaya. Ang gusto niya na ang gagawin ng Panginoon sa muli na panahon na sa Spirit 1 Babylon. Mag-dida muna ang suporta ng religious power, then the kings will be over pagkatapos for a short period of time. Ang dahilan kung bakit naigal ang Euphrates River sa kadahilanan lang para mahanda ang pagdating sa isang hari na nagmulasan sa silangan. At sino sa palagay ninyo ang hari na karating na lulusok sa Babylonia na nagagaling sa silangan? No, agad yan. Jesus Christ. Now, kaya nga, pagkaman pagkita natin ang influensya ng mga pangyarihang hayop. No, mayroong mga hari na nasa likod nila. Pero kung paano ang nangyayari sa historical Babylon, it will repeat again. Ito lang ang time in this last day. So, the Ephesians 5:10, no, and have made us king and first to our God, and we shall reign of them. Na ano dito mag-aari sa lupa pagkatapos maluluso ang spiritual Babylon. Na ating natin nalaman na itong Amerika ang kanyang kapagpanan sa uling bahagi. Na then the beast was captured. Sa Revelation 19, then the beast was captured. And with him, the fourth prophet, who worked sign in his presence by which he deceived those who received the mark of the beast. At those who worship his image. Now, sa chapter 19, atin ang makikita na dumating si Jesus Christ, the King of the East. At kinaktured na niya ang hayop. At sinang kasama ng hayop? Ang false prophet na kasama niya na gumagawa ng maraming milagro, dinidisip niya ang lahat ng mga tao na tumanggap sa mangkat ng hayop. At alam niyo ang contribution ng Amerika paano na natapakan ng mga tao. Paano nagagaya ang mga tao na tumanggap sila sa baka ng hayop at sa kanyang itis? Ang contribution na ginagawa ng false prophet na gumagawa siya ng mga milagro. Sa sulat ni Nancy White, habang ibideklara ng Amerika ang satilo, ay kasunod din niya iba pa ang Protestant religion magpapakita ng maraming mga milagro para i-disip. Pero sa atin, sa bayan ng Diyos, kahit isang milagro, wala tayong matitipon. Pero ginawa iyon ng hayo upang matisip lahat ng mga nalalakay sa lupa. At ang Amerika ngayon, ito yung
foto un po' stressante, no, ma bilis, nada, niente impossibile. Perché sappiamo che sotto il cuore dell'America, maggiore di al metro da cattolizzo. La verità è che io che la gaia nata in Maron, a noi che domina l'America, che mi sento a un'immagine da immagine of the beer, of the beast, to put thing at cost. But my father can be real and see he enforced. No? He legislate, no, but my sister did that, yeah. He cost, but then he cost, he enforced. But the government enforced me. Now, at the heart, no, so we think, he was granted power to give bread to the image of the beast. That the image of the beast should both speak and cost as many as would not worship the image of the beast. To be kissed. My papa is in the air, but my own hand is not that thing for last time. So, that's it. I think to our own family, the whole thing that I think. And I'm not talking to our own company, the hand, the hand, the hand, the hand, dito yo magtatagumpay na makipagyeran sila laban sa kordero, pero ang kordero ay pananaig sa kanila. Sapagat, nakapansin po ninyo sa book and club ng Revelation, makikita ninyo ang kita ni Jesus Christ nakasakay sa babae. Kahit na yung pagkipas niya sa sleeping scene, nakikita natin yung atas ng mga kapatapan. Pag makakita kayo ng simbolo sa babae, yung significant power, ng darating ang Panginoon na tayo kapangyarihan. No? Siya makita kira laban sa ngayon. He will capture that beast and will kill it. The first prophet. Pag ang beast ang mabakit na hayop at ginagamit ng pronoun na he or hindi si kasi ang second power represented sa masculine. Nasa Revelation 11:15, pagkatapos darating si Jesus mula sa silangan, uhulihin niya ang hayop at kanyang false prophet. Napapapansin ninyo, pagbabasahin ninyo yung 17, hindi susunogin na ang siyudad kung saan sila mismo ang lulusog sa mga tingting susunogin nila ang siyudad ng Babylonia. Watak-watak nila. The Lamb is the King of Kings and Lord of Lords. So, ito yung panghuli natin in Revelation 11:15. The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. And He shall reign forever and ever. Nakalang din yung mga kapatid ating pinag-aralan ngayon ang sakupahin na pagiging huli na kapangyarihan na gagamitin ni Satanas sa huli ng panahon. Tandaan niyo ang sampung hari na kanyang gagamitin, kaya lang sila katagal. No? Na magbigay na kanilang suporta doon sa hayop ay sa loob lang ng isang oras. Sa prophecy, ang isang oras ay 15 days. Ganun lang kay isip. At sa panahon na yan, yun yung panahon ng Jacob's trouble. God will deliver his people from this 10 days na nag-persecute sa bayan ng Panginoon. At habang inirami nila ang kordero, ang kordero na nalang sa kanila, sapagkat siya ay matapangyarihan sa lahat. At doon na tayo matatagutan. No? Darating ang Panginoon, at siya na ang magiging hari. At sabi nito, no? The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. At He shall reign forever and ever. Bukas ating pag-aaral, bukas ang huling nating pag-aaral at chapter 8. Paano po ikapakita bukas ang last description ni Satan to impersonate as Christ at kung ano din ang gagawin ng Panginoon huling panawagan ng Diyos sa Babylonia. Sapagkat sa Iglesia ng Babylonia, maraming mga atak ng Diyos dyan. Huwag kayong mag-iisip na ang aming ginagawa dito na seminar ay sasaktan namin kayo na aming pinagkuligsa ang simpahan ito, kundi aming itong binigay ang mensahe sa inyo, hindi upang saktan kayo. Kundi aming pinakita sa inyo ang katotohanan na
tema de la palabra San Yogotá, un escrito y espíritu de iglesia, Dios, con Cristo y San Mayo. Pero más a la vez, una religión que originalmente, la idea de Dios Bocas, a Dios Mayo Colín, para la banda, y estoy yo a tener esta palabra de Bocas, hasta la Santa Navarra de Dios. Hay una idea de Dios, a Dios Cayo, Sassi, Fema, na Babilonia. O para que yo en el Macapapila, Sacanea, Macapapapis, we are almost to this seminar. Pero sana sa ating maikli, mga pagsama, mayroon kayong katutunan. No? Ano ba ang dalaw na ating mundo ngayon ay nasa Biblia na yan. At sana ito ay ating maintindihan. At isa lang ang ating gagawin ang habang tayo ng mabuhay. Gagawin natin palagi na tayo ay handa. Makatapa na mga lingkod ng Panginoon. Sapagkat sa huling bahagi, ang ating Diyos ay siya ang katagumpan. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na naririto. At ako po'y pinagpalan ng ating seminar at ang po na kayo din ay pinagpalan. Ay po'y manalangin. Aming katilang Diyos, kami po'y nalulukod, Ama, nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat ni Lord Ninyo, nasa loob ng dalawang linggo na may napag-aaral sa aklat ng Daniel at Apocalypse, natutunan namin ang galaw ng kamuhay. Sino ang kanyang kapatid? Anong mga hari at anong mga bansa? At aming natutunan ngayong gabi ang bahagi ng sampung hari na nagkakaisa gumagawa ng kanilang kapangyarihan upang suportahan ang ayon. Pero kami nagpapasalamat na maalaan itong katutuhayan. Sapagkat nalalaman namin kung saan paunin kami, maaaring tatayo sa huling kapanahonan. Nalalaman namin ang kanawa namin ginagalawan. Nalalaman namin kung saan itong patutungo. Nagpapasalamat kami sa inyong mga salita. Sa mga salita ninyo na mula sa Biblia. Na ito'y nagbibigay sa amin ng karunungan, unawaan at liwanag. At aming hinihiling, Panginoon, na sa aming lahat na natutunan ay isa lang ang dapat namin kailangan. Tulungan ninyo kami na magpapa mula ngayon hanggang sa kayo darating. At alam namin ang aming kapanahonan ngayon hindi na ito magtatagal. Ang Amerika ay nakahandaga. At ang UN at isa lang ang dapat at isa lang ang gagawin namin upang magiging handa bilang bayan ninyo. Tulungan din ninyo kami na magiging handa sa pagharap sa krisis namin inalam. Tulungan din ninyo kami, Panginoon, na ipilang namin ihanda ang ating mga buwan at gagawin din namin ang bahagi na aming isigaw ito sa buong salibutan upang kung ito'y kanilang mapakinggan kasama namin, sila din ay magiging handa. Pagpapalain ninyo ang lahat na nanonood sa YouTube at sa lahat ng mga nanana na kanilang sa mga katama sa pagbilib ninyo sa aming talangin. Ito po yung aking hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.